hello, hello. Kumusta kayo mga kaibigan? Ngayon ay March 28, 2021 at ngayon ay ika week 6 ng ating harvest. Tapos na sila mag-harvest. Maagang natapos dahil medyo umuurong na yung bunga ng ating atsal. Yung ating first batch ay 105 days after transplant at ika 6 na linggo, so 1.5 months na namin siyang inaanihan. Out of 4,000 na healthy hills nung ating first batch ay naka-harvest naman na tayo ng 4,860 kilos. Okay, nakamakahigit 1 kilo na siya. And mamaya-maya ipapakita ko sa inyo yung kanilang lagay. So makikita natin na nag-peak siya nung 4th and 5th week and then medyo bumababa na siya. Pumantay na siya sa harvest namin nung unang linggo. Kasi nung una namin itong hinarbisan, ika 73 days after transplant, ay kumani kami ng 230 kilos. Ngayong 6 week ay kumani naman kami ng 290 kilos. Okay, and then pag-visit ko sa site sa batch 1 ay makikita ko na medyo nagpapalaki pa yung mga kasunod na bunga. Okay, yun po yung ipapakita ko sa'yo after this video. And bibigyan ko rin kayo ng update sa mga kaganapan, no, sa ating, okay, sa ating batch 2, batch 3, and batch 4. Next, ipapakita ko sa inyo. Bye! Hello, hello, hello. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang hapon pala. At ngayon ay March 28, 2021. At ito po yung aming week 6 ng harvest. Maaga silang natapos. After mga kalating araw lang, nakapag-prepare na kami. And ibinandila namin ng tig sa 10 kilo. So medyo umuurong na po yung ating ani. At sa kabuuan naman, yung ating 4,000 plants ay nakapag-harvest na tayo ng 4,860. Okay, ngayon titingnan natin kung ano yung itsura po ng ating time. At lalagyan natin ng maikling commentary. Okay, nag-uulan naman dito mga nakaraang araw, kaya makikita nyo, pinalaliman na namin kanal. Okay, ganito po ang design. Ito po yung unang-una natin gagawin sa ating mga gulay. Kailangan po meron tayong secondary canal. Ito po yung ating secondary canal at ito yung tertiary canal. Okay, yan po ay, ito po ay mas mababaw kumpara dito sa nasa gilid, para ang purpose po nito i-drain yung mga naiipon na tubig dito sa ating gulayan. Papalabas, papunta dun sa mababang area. Okay guys, ito po yung ating ano, ating sirihan ngayon, ating seed pepper. At yan, yung pong mga bagong usbong. Okay, nung nakaraang harvest ay medyo gumugulang na ngayon at meron siyang isinabay na mga bunga. Yan, so ito po mga 25 days pa po siguro to bago namin maani. And then tingnan natin kung may mga panunod pa. Okay, meron pa naman po tayong mga kasunod na anihin habang inihintay po natin yung batch 2. Okay, meron tayong mga konting kulot-kulot. So ito po ay thrips. Mukhang damage ng thrips or some sucking insect, kaya i-sprayan po natin ito ng abimectin. Okay, so yan, every 4 days po ang spray natin para sa ating maintenance, and then every 10 days naman or every week yung ating pagpo-foliar. So ayun, may mga bulaklak at may mga maliliit na bunga tayong nakikita, and then sa ilalim, okay, meron pa tayong mga aanihin. Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo guys, eh huwag natin asahan na malaki pa rin yung ating aanihin. 230 siguro, magti-300, ganun na po siguro maglalaro ito habang pinapatagal namin yung harvesting life niya para sumabay doon sa batch 2. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung batch 2 at nasa ika 42 days na po ng ating batch 2. Ibig po sabihin mga 1 month na lang po or 4 weeks ay magsisimula na rin po kami mag-harvest doon. Okay. So, yun, may naiwang hinog doon, no? And, yan. And, ang gagawin pa natin, bukod dito sa pag-aalaga po, no, sa mga bagong usbong, ay magpapadamo na rin kami. Lilinisan namin ito para makontrol namin yung circulation sa ilalim ng canopy. Lilinisan namin itong sidewalk, and then magkakandak kami ng pruning.
Okay, yan. Okay, yan. Yan po yung ating bunga sa ngayon, ka 105 days after transplant. At ito na po yung inaalagaan namin. At kaya nga nang i-share ko kasi inyo kanina, sasabay na po ito doon sa ating batch 2. Okay? And makikita nyo may mga bagong ano siya, talbos, and may kasamang bunga. So yan po yung aming inaalagaan. Binibigyan lang po namin ng calcium boron continuously. So it's either via Nitrabor. Yung Nitrabor po kasi ay may kasamang calcium nitrate po yun at boron, or via spray. Pwede po kayo mag-spray ng Caltrac or Bortrac. Or yung meron din po yung Calbo zinc with zinc. Okay? So yung aming zinc ina-apply namin kasama ng aming fungicide. So meron mga fungicide na with zinc. So yun yung ating ano nilalagay dito. And then guys, magsisimula na rin kaming mag prune, late pruning po. Late stage pruning, at yun ay upang mapaganda yung ventilation ng ating tanim. So punta tayo sa mga na-prune na. Ayan, nagpo-pruning po sila ngayon. Yung mga nag-add kanina. And ito po yung itsura kapag natapos na yung ating late stage pruning. So lahat ng dahon hanggang sa second stage ay inaalis namin. Para pag silip nyo sa ilalim na ganyan, yan, malinis na malinis. Makakadaloy ng mabuti yung hangin, ventilation papaloob. So pag nag-spray din kami rito, spray sa ilalim, pupunta siya sa loob. Okay, dyan po kasi magsisimulang lumaganap ang sakit niyan kapag yung i-spray natin ay hindi pumapasok sa loob dahil sa dami ng dahon. So yan, yan po yung ating na-prune. Okay, and then yung mga hindi pa na-prune, tingnan nyo ha. Ito po yung unprune. So dito, delikado po ito dahil pag umulan, lalo na pag pumasok na yung ating tag-ulan, ay sigurado, magkakaroon tayo ng, dadapuan tayo ng iba't ibang sakit dyan. Okay, so hindi natin masisigurado, hindi natin mag-garantya na wala nang magiging sakit yung ating tanim. Pero by maintaining yung cleanliness at yung ventilation or yung canopy, yung leaves, okay, yung dense ng leaves natin, bawasan natin para pag yung ini-spray natin mga gamot dito, papasok din sa loob. Okay, so yun. Siguro mga isang araw po nilang gagawin ito hanggang sa matapos po doon sa lahat. And then, gagawin po namin yan sa lahat ng aming mga batches. Okay, hindi po natin papabayaang dumami ng dumami yung canopy ng ating tanim. Okay, so yan. Tingnan natin yung ano, yung ginagawang pruning ng ating mga tao. Okay. Ito. So, tingnan natin. Yes. See? Okay. So, paano ang ano? Paano ang gagawin nating pruning, mga kaibigan? Yan. So napupruning na po tayo, and then simple lamang naman po ang in-implement namin pruning. Bakit po tayo nagpruning? Para ma-minimize natin yung ma-maximize natin yung circulation ng hangin. So pag tinignan natin sa ilalim, matatanaw natin yung kabila para pag yung hangin natin pag nag-spray din tayo, papasok din sa loob ng canopy ng ating mga halaman. So ginawa namin mula sa hanggang sa second level lahat po ng mga dahon pababa, nilinis po namin yan. Okay, then yung mga patay and unhealthy branches, inaalis na rin po. So, ayun po sila. Nagpo-pruning. Yan. Okay, so, that way, yung ating nutrient, mas madaling pupunta sa ating mga pinapalaking mga bunga. So, ito yung mga ating inaalagaan bunga. Yan. Nakikita nyo naman. So, mga ano pa to, mga 30 days to 40 days. Yan. May mga hinihintay pa tayong palakihin. Pero kung hindi po natin babawasan yung mga magugulang na dahon, okay, dyan sa ating tanim, eh, hindi po lalaki ng maayos yan. Okay, kaya yan po ang in-impose naming activity nila after nila mag-harvest. Pagpo-pruning, hindi lamang po sa first bloom, gagamitin nating pruning yung ating, gagamitin nating maintenance yung pruning natin sa low
later part, later stage ng kanilang tanim. So ito yan, oh, tingnan mo. Ito na yung na-prune nila. Oh. Mas malinis na. And pag nag-spray kami ng fungicide or pag umulan, madaling ano, madaling mapapasok yung loob. Okay diyan kasi nagkakaroon ng sakit yung ating mga sili pag nag-o-overlap sila at hindi sila ma-sprayan na mabuti. Doon na po mag-i-start yung sakit. So ito naman po yung ating batch 2, 42 days after transplant, at ito na po yung kanyang bunga. Okay? Ayan na siya, oh. Diba? Ayan yung kamay ko, yung reference. So, marami na rin mga palakihing bunga to. At 35 days, mag-i-start na po nating anihin itong mga nauna. Ganyan po, ganyan kalaki, bilang ka na lang po ng 35 to 40 days. Yan. So, yung laki niya na yan, kung i-compare natin, asan yung ating batch 1? Para compare natin. Dito ako. Ito kasi yung subpungan po niyan, eh. Ito po yung isang batch 1, batch 2, at ito yung batch 1 natin. Ayun yung bunga niya, oh, ng batch 1. Diba? Sasabay na siya. Itong level na to, sasabay na po ito dito sa batch 2. Kaya, mga apat na harvest po sa batch 1 ay jo-join force na itong ating batch 2. Okay, so yan. Yan ang update. So far naman, wala naman masyadong problem sa batch 2. Nakapag-trellis na po kami. Ayun, trellis and nakapaglagay na rin kami ng twine. Banana twine, ayan. First level. And obviously, andito na po siya. So, baka next week mag-a-add na rin po kami uli rito. Mag-a-add na rin kami rito ng pangalawang level ng banana twine. Dito po ang lagay namin yan. Okay. Pag lumalampas na para madali siyang kunin. So, ayan po. Ito po yung ating batch 2. Ayan. Ayan po yung kanyang bunga. Ayan. Okay. Kasi natin po. Ayan. So, batch 2. Asa 4,000 po itong pangalawang batch. At jo-join 4,000. So, mga around 3,000 siguro na maanihin natin. Dahil medyo mahina yung linya na nasa ilalim ng mga papaya. Pero ito nasa gitna naman. Ito na po yung kanyang istura. Okay. So, ang ginagawa na lang po natin dito. Spray. Every 5 days trench na po kami rito. Nagbiadrench kami ng pataba. At ang pinapataba na namin sa kanyang edad, 42 days, no? Eh, magsisimula na po kaming magpataba ng winner. Winner sa kanitrabor. Okay? Mga 5 kilos per drum na po tayo rito. Nadagdagan natin yung dosage. Hanggang sa matapos na po yung kanyang harvesting age. Okay, 5, and then gagawin mong 6 later at the later stage. Kasi pag mga ganito na po kadami yung dahon niya, eh, kailangan natin talaga magdagdag ng ilinitrench or pinapataba. Pwede rin po kayong mag-side dress. Depende po yan sa lagay po ng inyong mga halaman. Okay, so yan po yung ating batch 2. And silipin natin kung may mga sakit. So far naman, wala naman. Mga bulaklak naman ay okay din. At wala naman akong nakikitang nahuhulog at nabubulok na bulaklak. So, ang ina-apply po namin dito ay Nitrabor. So, sa Nitrabor, ang included po na nutrient niyan ay nitrate, calcium nitrate and boron. Yung calcium naman, nag-i-spray din po kami dyan in the form of yung calcium nitrate saka boron. Then, naglalagay din kami palagi ng Vermity, effective microorganisms, yan, saka mga IMO. Alternate, ini-didilig po namin. Okay, so ayun. Ang ginagawa naman natin doon is weed control. So nag-spray po kami ng pandamo para mas madali po ang mas mapalinis natin itong sidewalk. So ayan, hanggang dito po yung ating batch 2. So makikita nyo, okay naman. Ayan ang ating batch 2. Tingnan natin bunga sa gawin rito. Okay rin. Okay, yan po yung ating batch 2. Yan. At
nagkandak po tayo ng pruning dyan. Uy, meron na malaki doon, no? Ngayon, pumunta naman tayo dito sa batch 1, batch 3. Ang batch 3 po ay Sultan F1 din. And ayan, nailipat na po namin yung ibang mga tanim doon sa kabila. So, naka-recover na po siya. And ganito na po kalaki yung ating ating tanim. 22 DAS na po ito, mga kaibigan. At ito po ay 2 weeks na behind lang dito sa ating batch 2, itong ating batch 3. At ang kabuuan nito siguro po mga nasa 8,000. 8,000 po na puno. 8,000 to 9,000 na po 'yan. Guys, tingnan niyo ha, nag-start po kami sa 13,000 nung ipinunla, and then naging 10,000 nung itinanim, hanggang sa naging 8,000 to 9,000 na after 22 days. So, i-consider po natin 'yon sa ating mga planting schedule. Okay? So, yan. At nag-pruning na rin po kami rito, mga kaibigan. Kasi nag-branch na siya. So, 22 days ay nag-pruning na kami dito sa aming batch 3. Okay. So, ito ay aanihan. Kung 22 days po ito, aanihan po ito. After 50 days from now, ay magsisimula na rin kami mag-harvest yan. Okay? So, yun. Makikita nyo, merong nalulungkot. Napakainit po, mga kaibigan. Kaya, baka sa after 2 days ay magsisimula na kami uling magtanim dyan. Okay? So, yan po ang ating batch 3. Yung namang ating batch 4 ay nakaready na. Papakita ko sa inyo yung preparation namin. Naka-land prep na kami sa aming batch 3. Puntaan natin. Okay. Dito medyo maraming damo rito. Kakandak sila ng pruning. Yun yung dalawang tao natin. Yan, ito. Dito namin binunot. No? Initially, kasama po ito ng batch 3. Ginawa namin, wala kami kasi makitang mga punla sa mga nursery. So, ginawa namin, pinaghuhukay namin yung mga naitanim namin dito at pinanghulip namin sa mga naunang mga batch, sa mga naunang mga plot. Kaya po ito ay magiging area po ito. Dito po natin naman itatanim yung ating batch 4. So, yung batch 4 natin ay may kabuuang 16,000 po yung ating naipunla. At sabihin natin mga 5,000 ang i-ready natin pang hulip. So, itatanim lang namin yung 10,000. And, nakarating na rin po yung ating mga bed. So, huhukayin na lang po nila yan. Kikita nyo po yan. Itataas na lang po nila ng bagya. Papadaanan pa po ito ng isang ng makina, yung maliit naming makina. Ihahatiin niya yung lupa dyan sa sidewalk. Lalagay niya sa bed. At puuna yung ating bed din. Magmamalch na po sila. So, ito po ay nalagyan na namin ng tahaluan na po namin to ng chicken dung. And ang susunod nun ay bibiyakin namin yung mga sidewalk. Then, mag-i-spray kami uli ng Vermity, IMO, at effective microorganisms. Okay? And then, magko-cover na kami ng mulch. So, ito po yung ating pang batch 4. Pagkatanim ng batch 4, mag-i-start na naman po kaming magpudla, mga kaibigan. Okay, so, yun. Yun po ang ating update. At yun lamang po muna sa ngayon. At, after 1 week, ay tingnan natin kung ang gahinat na ng ating mga pananim. Thank you. Thank you for watching, guys. And as always, mag-ingat po kayong lahat. Keep safe. God bless. And see you uli sa next video. Bye-bye.